Wala nang nagawa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa bisa ng warrant of arrest sa Cavite. Sangkot kasi ang lalaki sa phishing scam o panluloko sa pamamagitan ng pagtawag para makuha ang impormasyon ng kanilang target at makakuha ng pera. Sa imbestigasyon ng PNP ACG, tinawagan ng suspect na si alias Mark ang kanyang biktimang babae at nagpanggap na siya'y taga-bangko. Sinabi ng suspect na may unauthorized transaction sa bank account ng biktima. Kinumbinsin nito ang biktima na ibigay ang kanyang one-time PIN o OTP para maayos nito ang sinabing unauthorized transaction. Nang ibigay ng biktima ang OTP, dito na nalimas ng suspect ang nasa mahigit kalahating milyong piso na laman ng kanyang bank account. Ito ang voice phishing, ang tawag dito ay social engineering. Itong tatawag sa'yo at kumbaga may manipulation, bobolahin ka, na ang purpose talaga niya, ang ultimate purpose niya is to get your one-time password. Ito yung tinatawag nilang OTP. Ibig sabihin, yung tumatawag na to, meron siyang hawak na information dun sa biktima. Na, pero sa totoo lang, wala naman talaga. Lumitaw din sa imbestigasyon ng PNP ACG na wanted ang suspect sa mga kasong may kinalaman din sa pang-i-scam. Nakita ngayon yung pangalan kung kanino nakapangalan yung mga accounts na yan. Nung sinampan yan at nilabasan ng warrant of arrest ng court from RACO 4A at doon, nung lumabas yan, siyempre, hinuli ng ating kapulisan. Sa datos ng PNP ACG, nakapagtala ng 466 cases ng phishing scam o call scam noong 2022. Tumaas sa halos 700 kaso ang bilang nito noong isang taon, habang mula Enero hanggang Pebrero 15 ngayong taon, nakapagtala ng 36 cases ang pulisya. Bagamat hindi umano gaano kataas ang naitalang kaso, nababahala pa rin ang PNP ACG. Medyo nakakatakot dahil kung hindi educated ang tao may hawak ng bank account, na talagang maniniwala siya. Sa ating mga kababayan, ang bangko po, paulit-ulit po sinasabi ng ating bangko na hindi po sila tatawag kung kani-kanino gamit ang cellphone. At hindi rin po sila humihingi ng OTP. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Rayo Capulong, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.